Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Welcome sa ating munting channel. Sa video ito ay ating pag-uusapan kung paano ang tamang pag-aalaga sa ating mga iniingatang mutya. Yan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto nyo ang mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at ang bell icon. Nang sa ganon ay lagi kayong ma-update sa tuwing may bago tayong upload. Kadalasan sa aking mga upload ay nagbabahagi ako ng mga mutya o bundok na makukuha sa ating inang kalikasan. Kagaya ng aking nasabi sa mga nakaraan kong upload na magbabahagi ako ukol kung paano nga ba alagaan ang ating mga mutya at paano ito palalakasin. Bawat mutya ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan, visa o bundok. Paano nga ba natin ito mapapangalagaan? Nang sa gayon, manatili ang visa o bertong ito. Marahil, bawat antingiro ay iba-iba ang pamamaraan sa pag-aalaga ng mga mutya. Ito ang aking simpleng pamamaraan na ginamit sa pag-aalaga ng aking taglay ng mutya. Tuwing kabilugan ng buwan o full moon, lahat ng aking mutya ay aking binibilad o pinasisinagan sa buwan ng hanggang 3 oras o mas higit pa. Pwede rin ito na pahiran ng langis na gawa sa araw ng Biyernes Santo. Pwede rin ito ibabad sa pure honey dahil kailangan ito ng mutya. Kung ang iyong mutya naman ay nagtataglay ng tagalinis o tagabulag, ay mainam na pahiran ito ng langis na gawa sa niyog na walang mata at walang bibig o tinatawag na libon. Iwasan din na madikit sa katawan ang iyong mga mutya kapag gayon ay magkakaroon ng mga makabundong bagay sa iyong asawa o partner. Iwasan din ang pagpunta sa mga lamay o sementeryo na dala ang iyong mga mutya. Dahil sa isa din ito sa mga rason kung bakit hihina ang iyong mga alagang mutya. Kapag naman kayo ay pumunta o maliligo sa dagat, ay iwasang basain ito ng tubig dagat o tubig alat. Dahil isa rin ito sa nagpapahina ng inyong mga mutya. Kung ikaw naman ay matulog, ay iwasang magpahakbang na kahit kanino. Maski sa mga hayop, ay iwasang magpahakbang. Sa araw ng Martes at Biyernes, ay mas maganda na magpausok ng kamangyan. Sa pagsunod mo sa simpleng pamamaraang ito, ay mapapanatili mo ang visa o bertud ng inyong iniingatang mutya. Iwasang gamitin sa kasamaan o huwag ito'y pagkita o ipagmayabang para patuloy na manatili ang visa nito. Hanggang dito na lamang ang ating kaalaman para sa araw na ito. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. God bless us all.